Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden kahit na magkahiwalay po ang mga ganap sa kanila itong mga susunod na linggo at araw at mga buwan. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang follow-up updates natin noong mga nakaraang araw pa po kung saan matapos nga po ang Daddy's Girl, ito ang mga mangyayari. No? Nagkamali kami kasi akala namin pagkatapos pa ng Daddy's Girl. Yun pala, during Daddy's Girl pa lamang po ay nangyari na at nagmula pa nga ito sa sariling mga bibig ng director ng Daddy's Girl. Kung saan, movie para kay Maine at kay Mr. Spotted ang hinahabol nila. Di ba? Lahat ng yan makikita natin sa mismong mga tweets ng napakahusay na director na ito. Idagdag mo pa ang mga napansin ng mga netizens at mga senior citizens na tila po pinagmukha nilang bastos sa social media si Maine Mendoza dahil po sa mga ipinopost ng social media manager nito sa kanyang Twitter. No? Dahil makikita natin yung medyo may pagkaberdeng tweet nito. Mr. Pinas, kumusta naman? Matagumpay po bang Daddy's Girl na lahat sila? GMA, ABS-CBN, pati mga artista, kahit na si Bossing ay nag-promote nito, matagumpay po ba? Itanong nyo po yan sa mga sarili ninyong obserbasyon. No? Subukan nyo pong ikumpara ang 1,000,000 tweets na inabot noong nandoon po si Alden at si Maine sa Daddy's Girl. At subukan nyo rin pong ikumpara ang 59 ads na inabot noong nandoon po si Maine at saka si Alden. Kumpara po sa inabot kagabi. Kagabi meron lamang po silang 23 ads. No? At ayan po, libre po ang ating comment section. Diyan nyo po pwedeng isulat lahat ng inyong obserbasyon. Comment nyo na lang po, no? Kung sa tingin ninyo tagumpay o palpak ang nangyari. At bago pa nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagmamahal kina Maine at kay Alden. Kahit na magkahiwalay po ang ganap sa kanila nitong mga nagdaang araw, ano? At lagi po ninyong tatandaan na kasama nyo po kami sa pagsuporta kina Maine at kay Alden kahit ano pang mangyari. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kahapon. Unahin natin ang naging komento ni Miss Eliza Marie Villar. Sabi niya, "Good day Mr. Pinas, thank you sa mga update mo. I love Alden and Maine at lagi silang kasama sa mga prayers ko with their families. Pero sorry, muna Maine, di muna kita panonoorin ngayon because of him. But don't worry, hindi ako nagbo-boycott. Wala lang talaga akong Twitter. Pero nakikisimpathy ako sa mga ADN." Yes po, Miss Eliza Marie Villar. We love them so much. Tama po kayo. Kami rin, ano, kasama sila palagi sa aming mga prayers namin. Tulad po ninyo. But then again, like what I've said, hindi porket hindi natin pinanood ang isang episode ng Daddy's Girl, ay hindi na natin siya mahal. Again, sorry, not with him, Mengay. Kahit sino pa, okay lang sana, pero wag lang siya. Kung kagabi po, no, nakatuto kayo sa Twitter, grabe, as in, grabe po talaga ang umuulan ng mga tweets. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Tricia Abaya. Sabi niyo po rito, I agree, Mr. Pinas, ang laki ng nabawas sa mga likes ni Maine. At isa rin ako sa mga dalas mag-like or mag-heart sa mga posts niya. Pero mula nung napabalita yung pag-guess ng Mr. Spotted na yan, never na ako nag-likes or heart sa mga posts niya. Hope and pray na kahit busy si Alden, makapag-itbulaga pa rin siya kasama si Maine. Yung video na sinasabi mo about Maine at si Mr. Spotted, napanood ko rin, hinanap ko talaga. Salamat dahil dun nabawasan ng konti ang sakit ng dibdib ko nung nakita ko po yung video na yon. Hashtag Alda forever, matured for life pa rin ako. Thank you so much sa mga updates mo, Mr. Pinas. I really appreciate the effort of your team na makapagbigay ng updates kina Alden at Maine kahit magkahiwalay ang mga projects. More power and God bless. Hello to your Lola Granny. And I'm praying for Alden's Lola Linda for a complete healing. Sa kabila po ng mga pangyayaring yan, Miss Tricia Abaya, prayers and prayers po talaga for Maine and Alden, lalo na sa buong fandom po, no, at mga fans na sumusuporta sa kanila. Ang pinakamabisa po nating gawing lahat,
no? Maraming maraming salamat po sa inyong comment and prayers. We'll do the same po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Zaldi Conos. Ang sabi niya nga po rito, mahal na mahal namin si Maine. Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Tatagal ba kaming mga true-blooded Aldab nation kung hindi namin mahal ang dalawang yan? Sadyang hindi lang talaga gusto ng karamihan si Mr. Spotted. Pwede naman manood ng Daddy's Girl mamaya. Pero sa part lang ng kay Maine, pero kung sa part ni Mr. Spotted na siguro hanggang dulo ay asahan mong ililipat ko na lang yung channel. Nakakawalang gana yung mamsh. nakakawalang gana yung mamsh. Grabe yung binagsak ng mga likers ni Maine. Patuloy pa rin silang nagpo-promote ng baka sakaling meron pang sa kanilang manood. Meron naman manonood sa inyo mga Army fans tsaka mga Mainers na 2K lang ata. Anyways, kay Maine at Alden lang support ako, walang iba. All W. I agree, Zaldi, no? Pag-usapan natin yan mamaya ang kung anong inabot, no? Nang sinasabi nilang matagumpay daw di umano na episode ng Daddy's Girl. Ngayong araw nga po, no? Ng Linggo, Sunday, no? Samot-saring revelation po ang ating nakita. Nakita natin ang director nitong Daddy's Girl na lehitimong Army fans nga talaga, no? At ang hidden agenda nga nila kay Maine at Mr. Spotted ay lumitaw at namutawi na rin. Ito pong update natin ay ang follow-up natin sa mga usapan natin ng mga nakarang araw na gagawin nila, no? Kung bakit panay ang promote nila ng episode ng Daddy's Girl. Ang ABS-CBN nag-promote, ang GMA nag-promote, mga artista nag-promote, at si Bossing Vic na hindi naman talaga nagpapa-interview, ayun, nagpa-interview talaga at ipin-remote pa, no? Tulad nga ng aking mga sinabi sa inyong lahat na yan, ano, may dahilan po lahat yan kung bakit nangyayari. Hindi pwedeng nagkataon lang, no? OA sila sa pagpapromote ng isang episode ng Daddy's Girl. Dinaig pa ang promotion ng isa pa with feelings ni Maine Mendoza noon. Ngayon nyo sa akin sabihin na mali at puro kasinungalingan ng mga sinasabi ko sa inyo. Tara, simulan natin. Kagabi, aaminin ko po sa inyo, hindi ako nakasali sa Twitter party ng ADN na umabot lang naman sa halos 400,000. Ulitin ko, halos 400,000 tweets ang mga inabot po ng pamboboykot na ginawa nila sa Daddy's Girl. Pinanood lang ng aming team ang ganap kagabi sa Twitter, no? Upang syempre masaksaya ng lahat. Una, nagbago ang ihip ng hangin. Itong magaling na director na to nag-tweet. Sabi niya, tama na ang away, manood na lang. Direct, with all due respect, kayo pong nag-umpisa nito at kayo po ang nang-provoke sa mga netizens, no? Director ka pa naman, parang nawala ang etika mo sa pagpatol sa mga netizens. Tapos ayun na, no? Umarangkada ng mga tweets, inabot lang naman ng 90,000 tweets, no? Ang Daddy's Girl kagabi, 90,000 tweets. Natapos na po ang Daddy's Girl, doon pa lamang po sila nag 100. At kiniklaim nga ni Mengaluka na 5 hours lang daw yon. Excuse me, nakatuto kami sa Twitter 24/7, hindi yon 5 hours. Alauna pa lang ng umaga, 1 a.m. pa lang kahapon, e nagsisimula na kayong mag-tweet, no? Kaya kayo naka 100 tweets. Ngayon, ikumpara natin yan. Noong guest si Alden, meron lang naman silang 1 million tweets, no? Higit pa po sa 1 million. 1 million plus tweets para po sa suporta kay Maine at kay Alden. Kagabi, meron lang po silang 90,000 tweets. Noong guest nila si Alden with Maine, meron lang naman silang 59 ads. 1 hour lang ang Daddy's Girl, kaya hindi nila mapagkasya, no? Kagabi, meron lang po silang 23 ads. Sa anggulong ito, wag na tayong magtanga-tangahan pa. Pakisuri at pakisulat po sa comment section kung tagumpay ba o palpak ang nangyari. Napakalaking partida pa nito dahil lahat ng angkan ng Daddy's Girl ay nag-promote. Kulang na lang pati si Pangulong Duterte ay i-announce sa manood ng Daddy's Girl. Pero ano yon? Anong inabot? 90,000 tweets? 23 ads? Then sasabihin nyo, tagumpay? Don't me. Wag ako. Wag nyo pong gawing mangmang ang mga tao, no? Ikalawa, during Daddy's Girl, ipinagkalandakan po ng mga Army fans na gawan daw ng movie si Maine at saka si Mr. Spotted. At ang unang nag-react, walang iba kundi ang director ng Daddy's Girl, na hindi raw siya masyadong busy. Na ang nais niyang ipakahulugan, pwede siyang maging director ni Maine at saka ni Alden. E di lumabas din ang tunay na intensyon. Kaya naman pala todo ang promote para pag dinumog ng maraming tao, may dahilan sila para gawan ng movie si Maine at saka si Alden. Si Maine at saka si Mr. Spotted rather. Eh, nilangaw, di ba? Pero guys, sa lahat ng true-blooded Aldab nation out there, hindi pa tayo tapos, no? Hawak po nila
ang media. Hawak nila ang media. Kayang-kaya po nilang manipulahin ang ratings nila. Abangan po natin ang mga balita, no, na ilalabas ng GMA, ng ABS-CBN at ng iba pa. Para po, syempre, sila nag-promote nito, 'di ba? Alam nga naman sabihin nilang palpak yung pin-remote nila, 'di ba? So, my goodness people, magpapaka-uto-uto pa ba tayo dito? Sabihin na nila na maraming nanood for the sake of movie na plano nila. Kahit may palabas si Mr. Spaten sa kabila, sa kabilang stasyon, aba, meron din siya sa GMA, sariling rating niya, kalaban niya, nalintikan na, 'di ba? At maisingit ko lang, no, yung buhok na kulot na something na sinasabi ninyo na pinost po ni Maine Mendoza sa Twitter niya, huwag nyo naman pong gawing bastos si Maine. Hindi po ganyan mag-post si Maine, hindi po siya ganyan kabastos in public. Huwag nyo pong siraan ang reputasyon na meron si Maine. Again, kung ayaw mo sa mga sinabi ko, mag-comment ka lang at pag-usapan natin lahat ng yan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.